sa iba ang tawag dito isip-isip, pero ito bignay. Maasim pa yan yung ganyang kulay niya. Kaya hintayin natin yan. Kung gusto nyo matamis guys, is yung dark purple na siya halos. Ito yung isang klase ng variety ng mulberry na tinatawag ay Himalayan mulberry. Yan yung pahaba siya. Yung pigs nila yan, ganito. Pigs, o yung tawag sa atin sa Tagalog, igos. Ganito ng kalaking manggang bubungan sa inyo. Ayan o. Kita nyo guys. Ang laki. Good day sa inyo guys. Kamusta at maraming salamat ulit sa inyo muling pagbisita. Ngayon nga pala, binisita natin dito ang pioneer at unang-unang mulberry farm dito sa San Fernando, Pampanga. Which is dito, marami kayong makikita ang mga bungong tanim tulad nga ng mulberry, ng figs, yun nga yung igos ang tawag sa atin, bignay, mangga, at kung ano-ano pa mga halaman dito. Na talagang instant tree na siya. Yung hindi ka na magbibinhi, halaman na agad siya. Na madali nang itanim sa inyong mga bakuran at kung saan nyo gustong itanim. And bago natin umpisan guys ang paglilibot dito, make sure na click the subscribe button. Ayan yung nasa baba. At pa-click na rin yung maliit na bell icon natin sa ibaba for the notification ng mga bagong upload natin ng mga videos para updated kayo sa mga budget shop na i-upload natin dito na mga nagbibigay ng hindi lang great deals, sulit deals, kundi budget friendly rin. Ayan, sa mga tipid vlogs din yan, mga ilalabas din natin siya. Kaya tara guys, umpisa natin dayuhin ang Wilson Instant Tree Bank dito sa San Fernando, Pampanga. Sa entrada nila guys, ito na agad yung bubungot sa inyo na naaagod vibes kagad. May mga tanim kagad sila dito, ang orchids. Tapos may mga display na mga ganito, accessories sa halaman. Mga succulent din, meron din. Ayan. Ayan kagad yung kanilang bungad. Then, ayun na, makikita nyo na siya dito. Yung mga halahalaman, mga puno na tanim nila dito. At doon, hanggang dulo pa. Sa entrada din dito guys, sa Wilson Tree Bank, eto may mga tanim din silang chili dito. Ayan, red hot chili. Eto guys, ang mapapansin nyo, sa entrada pa lang nito ng Wilson Tree Bank, ganito ng kalaking manggang bubungad sa inyo. Ayan o, kita nyo guys, ang laki. Ayan, talagang dito marami kayo makikita dito pag binisita nyo sila. Hindi lang yung mga ganyan, may mulberries tsaka iba-iba pang fruit bearing trees dito. Dito din guys sa Wilson Instant Tree Bank, meron din silang mga figs o ang tawag sa atin sa Tagalog ay igos. Yan, marami silang variety dito tulad ng ganyan, super hybrid, Australian Flander, Texas Blue Giant tsaka yan. Ayan siya, may mga tanim din sila ditong ganyan. Ayan. Tapos guys, ito na yung kanilang mulberry farm dito. Ang sabi nung katiwala, 3 weeks pa as of this date, 3 weeks pa bago ulit mag-pick o mag-harvest. Kasi ngayon, napaaga kami, although susunod babalik kami dito para makapag-pick ng talagang marami-raming hinog na bunga. Ayan, lahat dito, mulberry farm. Ayan. Pero meron naman mapipik dito kahit pa paano ng mga bunga na talaga makakain din. Dito sa Wilson Tree Bank, 6 times a year sila kapag nagpapapik sila ng mga mulberry fruits dito. So ngayon medyo maghihintay pa tayo mga almost 2 to 3 weeks para talagang mas dumami pa daw yung fruits na mulberry dito. Yung mulberry na bunga guys, usually pagka pula siya, maasim pa yan. Then ang pinaka kinukunan nila dito is yung mga ganito, yung mga dark purple. Ayan, mga dark na. Kaso ito maliit. Then talagang wala lang tayo masyado makita ngayon na bunga para maano natin. Ito guys, as per yung katiwala nila, yung ganito, ayan,
2 to 3 weeks ano na siya, magiging hinog na yan. Ayan. So up to this date, up to this moment, 2 to 3 weeks yan, pwede nang i-harvest itong mga ito. Ito, ayan, mga ganyang namumulaklak niya. Ayan, bunga na yan eh. 2 to 3 weeks na lang hihintayin niya para ma-pick naman to dito. Kasi yung dito guys, banda dyan, hindi nila inaagad para hindi agad lahat maubos to. Pero ano siya, pero every 2 months nagpapapick talaga sila dito ng mga mulberry. Ayan. Ayan o. Dito bandang to, ito 2 to 3 weeks of this moment, kaya harvest na rin to guys. Ayan. Maraming bunga dito. Ayan o. Ang namumunga na yan eh. Ayan. Madali lang din naman talagang alagaan yung mulberry. At saka yun lang eh, yung sanga lang niya, itatanim mo lang siya sa lupa eh. Lalo na yung mga magugulang, mga matataba niya, itutusok mo lang siya pagka pinutol mo siya. Ayun, uusbunga na siya hanggang sa maging ganyan na siya. Tapos puputol-putulin nyo lang para kung gusto nyo mamunga na siya. Ayan. Dito sa Wilson Instant Tree Bank, guys, ang karamihan dito mulberry nila is Illinois mulberry. Kasi yan talagang magandang variety din ng mulberry at talagang yung bunga niya, talagang maraming antioxidant siya at benefits na makukuha na tulong sa kalusugan ng tao. Ultimo yung ano niya eh. Ito ginagawang tea ito. Lalo na sa mga matataasang sugar. Ayan, nakakatulong siya sa mga diabetic. Ayan. Nilalaga lang siya, ginagawang tsaa. Mulberry tea. Yeah. Ito guys, yung klase na mulberry nila dito is Illinois. Tapos ito, mga ano na siya eh, usbong na talaga, stable na siya. Ang binibenta nila din dito, 150. Pero isang ganito siya. Stable na siya, mga nasa 2 or 3 feet na. Kahit anong sukat niya dyan, ayan, mga ganyan, lahat yan mga usbong na ito eh, mga ano na ito eh, talagang itatanim mo lang siya sa lupa, stable na siya. Ayan o, maliit pa lang siya, may buong ano tulad dito. Ayan, kung gusto nyo, ayan o, 150, meron na siyang bunga. Ayan, marami dito pagpipilian guys, may bunga na siya. Tatanim nyo na lang siya sa lupa. Kumpara sa iba, minsan puputol lang ng sanga, pausubungin pa. Pero eto guys, yung mga ganito nila, nagbebenta sila, 150. Ayan. Ito guys, tulad nito, meron na siyang bunga agad. Ihintay mo na lang ng mga 2 linggo yan eh. Pwede mo nang i-harvest yan. Una kasi, green muna, then mag-red siya, kalauna magiging black-purple, which is yun yung status niya na matamis. Ito, maasim pa yan eh. Kaya ang pagkain ng mulberry dito, pag picking nila, is isang pula at saka isang dark purple. Para nga naman, nagmimix yung lasa ng asim at saka tamis. Ayan. Yun nga, kahit pa paano guys, may mga nakukuha pa rin naman tayong ilan ng mga bunga ng mulberry. Kaya mamaya guys, papakita ko sa inyo yung mga nakuha namin dito ng mga bunga ng mulberry. Gala muna tayo dito guys, ikot-ikot muna tayo. Ito guys oh, ito yung isang klase ng variety ng mulberry na tinatawag ay Himalayan mulberry. Yan yung pahaba siya. Bunga na siya, hintayin na lang na mahinog siya. Nung pumula hanggang sa maging dark purple. Ayan siya. Himalayan daw, mulberry. Ayan. Illinois mulberry. Ganyan siya. Ayan. Maasim pa yan yung ganyang kulay niya. Kaya hintayin natin yan. Kung gusto nyo matamis guys, is yung dark purple na siya halos. Almost black na siya. Ayan. Dito guys, sa Wilson Tree Bank, hindi lang mulberry yung makikita nyo rito. Ito meron din sila dito. Sa gawing ito, puro sili naman dito. Ayan. Lahat yan, puro red sili. Ayan siya. Ayan. Ang dami, hitik sa bunga.
Kahit saan ka tumingin dito, guys. Ang dami niyang bunga. Ayan. Ang dami. Ito naman, guys. Pupunta naman natin dito. Yung taniman ng mga figs. Ito siya. Papasok tayo dito. Titingnan natin. Ito. Ito yung loob niya dito, guys. Ayan. Mga figs yan. Ito. Kada hilera niya, ayan, taniman talaga siya at talagang mga namumunga na ng mga figs. Sabi ng atiwala dito, guys, every summer lang siya pwedeng ipick. Ayan. Ito usually, oh, meron ng isang bunga dito. Ano ba to? Ah, kamatis. Kamatis to. Inaalong kamatis dito. Ayan. Ito siya, nandito siya. Ayan. Ang taling niya. Kamatis. Pero ito, mga figs na to. Ayan. Palalakihin pa yan, although bunga na siya. Ayan, marami dito, guys. Ha? Marami. Tapos yan, malalaki pa yan. Ayan siya, yung figs. Itsura niyan sa loob niya, parang bayabas yan eh. Tapos talagang matamis siya, pagka namumula. Meron naman tayong, dito sa Pilipinas sa atin, ang tawag naman sa kanya, eh, igos. Dito, guys, sa Wilson Instant Tree Bank, guys, nagbebenta rin sila ng mga halaman na o tubo na. Stable na siya ng mga puno ng pigs, which is yun nga, 750. Yung nandun sa entrada pa lang nandun. Iba-ibang variety din siya ng pigs eh. Merong 800 plus na varieties ng pigs. Ito siya, guys, yung laman ng figs niya. Sinasabi kong parang bayabas siya. Malambot ang laman niya. At talagang yung lasa niyan, may katamisan pag talagang hinug na siya. Ayan, ganyan siya. Ito, guys, oh. Meron ako dito na bunga ng figs. Tikman natin siya. Although hindi siya masyadong hinog, yung lasa niya, fresh na fresh na yung lasa niya, na parang sa pipino. Pero once na nahinog talaga, mas matamis niya. Pero ito, bahagyan na yung tamis niya. Ito naman, guys, regarding sa pag-aalaga ng figs, ng halaman ito, hindi sa maging puno siya. Madali lang naman siyang alagaan, pero huwag lang yung masyado siyang laging matubig. Yun lang. Tsaka, habang lumalaki siya, iwas lang din sa mga langgam at sa mga insekto. Kasi prutas siya eh. Yan ang talagang lapitin ng mga insekto at dyan ang mga langgam. Yan ang talagang magiging kalaban dyan. Ito, guys, oh. Meron sila dito. Sa iba ang tawag dito isip-isip, pero ito bignay. Ayan, local bignay. Yung isang, yung local big na usually, maliliit lang yun eh. Parang gasago lang na, ano yung maliit na sago. Pero ito, mas malalaki siya. Ayan. Matamis din ito eh. Kapag ka dark purple na ang kulay nito, matamis na ang lasa niya. Pero yung mga ganyan, medyo maasim-asim pa yan. Nagtatalo ang asim matamis. Pero, yung mga dark purple niya, tulad ng sa mulberry, matamis na yan. Ayan, big na eh. Nagagawa rin ito, guys, ng mga alak. Sa Bignay wine, which is locally made, dito lang gagaling sa Pilipinas. Ito, guys, oh, yung mga nakuha namin na mulberry dyan. Although talagang hindi pa siya peak season talaga, pero marami pa rin nakuha at least. Kasi ito yung Bignay. Yan. Kasi meron din pigs dito na binigyan din kami ng mga katiwala dito nila ate. Ayan. Yung sa ating local dito, tawag igos eh. Matumutubo lang sa katawan ng puno niya. Water free. Ito, bignay. Yun nga, guys, nagpapasalamat kami sa nakilala namin dito, nakasabay namin dito sa Wilson Instant Tree Bank na sila Brother Nilo at Brother Danny. Kasama pa yung isa na alimutan ko lang ilagay si Ma'am na yung pangalan niya. Although, salamat sa kanilang panalangin na kinundak nila about sa kay Sir Mike at sa iba pang mga nangangailangan ng
panalangin sa may mga karamdaman, hindi lang sa mga tao, kundi sa buong mundo dahil sa dala ng pandemic. Kaya shoutout sa inyo, Brother Danet, Brother Nino, tsaka kay Ma'am. God bless po. Itong Wilson Instant Tribang na to, guys, located siya sa San Fernando, Pampanga lang, malapit lang siya. 77 km from Manila, isang oras mahigit lang ang biyahe from Manila, 77 km. And yun lang, ang pagpunta rito guys, from Manila, take lang kayo ng exit. Then, San Fernando exit lang. Yun lang, tumpukin nyo na yung San Fernando, Pampanga. And that's it, dun lang siya. Sa mga nagtatanong, mga inquiries, meron din silang online pages na nilagay ko dito sa ibaba ng videos at sa ibaba ng description ng video na to. At yun nga guys, para sa mga iba pang halaman natin na vlogs dyan, nilagay ko nga pala yung link sa itaas at description dito sa ibaba ng videos para sa mga iba pang halaman at sa mga iba pang pinuntahan natin about sa pag-agabin yung pag-ahalaman. Check nyo na lang din siya guys. And that's it guys. Ito nga pala si Mon Patricio, ang inyong neighborhood Pinoy vegetarian, always saying, keep safe, God bless, and a peace.